Kapareho po natin si Captain Ann Siloso, ang PIO ng Bureau of Fire Protection, NCR. Captain Ann, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Sir Eli Saludar, mula po sa Bureau of Fire Protection, NCR. Opo, Captain, meron na ho ba kayong initial na resulta ng investigasyon dito po sa nangyaring sunog dyan po sa PGH? Sir, unfortunately po, ongoing pa rin po ang investigation. So maliban po dun sa spot report, yung tinatawag nating initial report po na inilabas po namin kahapon po ng umaga, yun nga po, hindi pa po natin madidetermine kung saan po nagsimula o ano rin po kaya yung naging sanhi po ng sunog sa PGH, sir. Mm-hmm. So wala pa, kailan po kayo matatapos ito pong investigasyon at para malaman kung ano po ang sanhi at kung meron po bang naging kapabayaan dyan po sa PGH? Opo, sa ano po kasi, no, sir, sa standard operating procedure po ng ating investigation, ang spot report within 24 hours po upon termination po ng operation. Tapos po yung susunod na report, yung progress report, pwede po yan tumagal ng mga kahit 30 days. Pero ano naman yan, sir, kumbaga pwede rin mas mabilis pa. So, yun nga po, kanina po, nangaalam po kami, baka meron pong bago, wala pa naman pong dumarating. Sabi po sa amin ng mga kasamahan po natin dyan po sa Manila Fire District, nandun po sila sa PGH kanina, nagkakandak pa rin po ng investigation. Apo, pero wala na po bang nakikita na ito'y posibleng sinadya o talagang aksidente? Sa ngayon, sir, wala naman po silang binibigay na ganun pong indikasyon na nagkaroon po ba ng ano po, ng pananadya ng pagsunog. Apo. Ayun. At samantala, ngayon pong taon, ay ilang insidente na po ang sunog ang naitala? Ano po, sir, kumpara po last year, 1,200 plus po tayo ngayon. As of, at least as of last week, sir, kumpara po nung parehong panahon, pero hanggang katapusan po ng Mayo, mababa po ito ng 60%, 55 to 60%, sir, kasi 2,000 plus po tayo last year hanggang katapusan ng Mayo. Captain Ann, ano ho ang dahilan at bakit bumaba po ng gano'n, no, ang bilang po o insidente ng sunog? Gusto po sana namin isipin na baka epektibo po yung ating ano po, no, yung fire safety campaign, and posible rin naman po na meron pong kontribusyon yung pananatili po ng mga kababayan natin sa bahay. Baka somehow, di po ba, no, mas marami-rami ho yung nakapagbabantay na ng kanilang mga kagamitan at paggamit ng kung ano, no, yung mga pwedeng masunog sa bahay. Kasi tinignan din po natin yung mga datos natin, Sir Eli. Hindi lang po yung dami ng sunog ang bumaba, pati ho pag tinignan ho namin yung kung ano hong structures ang pinakamadalas na susunog, which is residential area po ng mga kabahayan, bumaba rin po siya significantly, sir. Kaya sabi namin, posibleng yung pananatili po ng mga tao sa bahay impis na makasama ay nakakatulong. Apo. Okay, at sa inyo po, bagamat bumaba po yung kaso ng sunog, ano po ang inyong mensahe at siguro ay masasabi para po sa ating mga kababayan na makaiwas po dito po sa sunog? Opo. Opo. Maraming salamat, sir. So sa ating mga kababayan po, patuloy pa rin po ang aming pagkakampanya. Araw-araw ho, no, lumilibot ang mga bombero po natin gamit ang mga car truck para ho magpaalala na umiwas po sa sunog. Kahit po ito ay bumaba, siyempre po, iba pa rin po yung mas maganda pa rin kung wala ho talagang sunog na mangyayari. No, lalo na po, marami pa ho tayong mga dapat paghandaan. May pandemya pa ho tayo at hindi pa rin ho nawawala ang banta ng The Big One. So bilang paalala uli sa ating mga kababayan, magplano at maging alerto. Isama na ho natin dahil medyo marami-rami ho yung mga natatrap sa mga nasusunugan na structures. Isama na ho natin yung pag-aralan, planuhin, practicein kung paano po tayo makakalabas ng ligtas sa mga nasusunog na istruktura, bahay man yan o kung saan po tayo nagtatrabaho. At palapalagi, dahil mataas po ang insidente ng sunog dahil po sa elektrisidad o mga maling paggamit ng mga appliances, please kahit po mainit, piisin po natin ng konti, bigyan po natin ng pahinga ang mga appliances, bantayan po ang ating mga niluluto at anumang mga gamit po natin na pang sunog po, no, yung mga open flames, kandila, yan po, ingatan po natin. Mga
mga ano po, sigarilyo, pangatlo ho yung leading ko. So, ingatan din ho natin kung saan ho natin sila itatap. Maraming salamat po, sir. Okay, Captain Ann, salamat po sa inyong oras dito po sa Net 25. Magandang gabi. Ingat po lagi. Kayo rin po, sir. Maraming salamat po. Ingat po lagi. Okay, yan po si Captain Ann Celoso, ang PIO ng Bureau of Fire Protection, NCR.